Matapos maihanay sa A4 category sa vaccine priority list, sinimulan na malawak ang pagbabakuna sa mga opisyal ng PNP sa pangunguna ni PNP Chief Guillermo Eliazar. Sinaksihan ni na Presidential Spokesman Harry Roque at Health Assistant Secretary Maria Francia Laksamana ang simula ng simultaneous mass vaccination ng mga alagad ng batas. Ibinahagi ni Eliazar na higit 7% na lang sa kabuang pwersa ng PNP ang ayaw pa magpaturok ng COVID-19 vaccine. Ito po ating ongoing online survey. 92.76% of our personnel, the total of almost 219,000 or 203,000, gustong magpabakuna. Pero meron pa rin tayong 7.24 or around mahigit 15,000 na nag-aalinlangan pa. Subalit gusto kong sabihin sa inyo na mag-start kami nitong online survey na ito, 51% ang gusto magpabakuna, meaning to say halos kalahati is ayaw. But because of the effort of the of the health service and concern na units natin, unti-unti napaliwanagan sila. Nagpabakuna na rin si Eliazar gamit ang CoronaVac ng Sinovac at anya, tiwala siya na mababawasan pa ang mga nagdududang pulis dahil siya na mismo ay nagpabakuna na kasama ang iba pang matataas na opisyal ng PNP. Na pag ako nagpabakuna, lahat ng mga senior officers, mas marami po. At yung iniisip natin na 7% na yun, ina-expect namin na liliit pa at maaaring gusto na lahat ay magpabakuna. Wala po kaming pinipilit, pero ipinaliliwanag natin. Ayon pa rin sa hepe ng pambansang pulisya, higit 18,000 pulis at kanilang civilian personnel na ang nabakunahan dahil sa alok ng mga lokal na pamahalaan at ang unang 500 doses na nailan sa kanila ay para sa mga pulis sa Camp Crame, NCRPO at sa 5 police districts sa Metro Manila. Sa kami po ay talaga nag-intay ang ating mga A4. Kaya kung tutuusin natin, out of the 219,000, ang ating pong mga kapulisan na nabakunahan na is around 18,320 as of this morning. That is 8% of our strength. But out of that 18,320, 63% dyan po is first and second dose na. They were vaccinated primarily not because they are policemen, but because they belong to A1, A2, and A3. A1, dahil alam natin, marami tayong mga healthcare workers na nagbabantay ng iba't ibang quarantine facilities natin. Doon naman sa A2, meron tayong mga 60 plus na mga senior citizen. Ito yung mga non-uniform personnel. Kasi ang uniform personnel hanggang 56 lang tayo. Pero yung mga civilian employees natin, hanggang 65 yan eh. So meron doon na senior citizen na 60 pataas. But most of this 18,000, ito yung may mga comorbidity ng mga police na dahil sa offer, generous offer ng mga LGUs natin, nabakunahan sila. Nabatid na higit 28,000 doses ang inilaan sa mga pulis na nakabase sa Metro Manila. Naibahagi pa na opisyal na tiniyak na sa kanila ng pambansang gobyerno na paglalaanan ng mga pulis ng sapat na bilang ng bakuna dahil sila ay itinuturing na security frontliners. Nandiyan naman talaga ang commitment ng ating pamahalaan at nakita naman natin na meron tayong mga priority list at ngayon nga nasa A4 na tayo, ito po at more than 200,000 of our personnel are willing to be vaccinated. So iintayin po natin ang pagdating yan at meron naman tayong mga vaccination teams all over the different vaccination sites. Sa ngayon, humihila kami ng guidance galing sa ITF through the DOH. Kung alin po na mga lugar na ibibigay sa atin. Paalala lang din ni Eliazar sa kanyang mga opisyal at tauhan na hindi na kailangan pang mamili ng brand ng bakuna na nais nilang maiturok sa kanila. Sinovac. Okay. Yun ang dumating sa amin, Sinovac. Kaya lahat kami, Sinovac. Kaya sinabi ka namin kung anong naan dyan. Hindi tayo pwede maging choosy, di ba? At yun naman ang gusto nating ipalam din, hindi lamang sa ating mga kapulisan, kung hindi na rin sa ating mga kababayan. John Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.